protektahan ang sarili sa dengue. Alisan ng laman at linisin isang beses kada linggo ang mga drum, timba, florera, tray at basurahan. Itaob ang mga bote at lata at butasan ang mga gulong upang hindi makaipon ng tubig. Linisin ang alulod ng bubong ng bahay. Kung nag-iipon ng tubig, takpan ang mga imbakan nito. Linisin ang mga ito isang beses kada linggo. Kung may lagnat o nakararamdam ng alinman sa mga sintomas ng dengue, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility. Tandaan, ang dengue maiiwasan kung magiging masinop sa kalinisan. Welcome back sa Panahon TV. Umabot na sa 6 ang patay habang 93 na ang naitalang nasaktan sa naganap na magnitude 6.3 na lindol sa North Cotabato o Cotabato noong nakaraang Miyerkules. Ayon sa pinakahuling tala ng FIVOX, umabot na sa mahigit kumulang 600 aftershocks ang naitala matapos maganap ang lindol. Apektado ang 52 barangay kung saan ayon sa mga otoridad, 329 ang nasirang kabahayan. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operations at ang pag-aabot ng tulong ng gobyerno sa mga apektadong residente. Dahil maganda ang panahon na naranasan ng Luzon itong mga nakaraang araw, nagdulot ito ng pagbaba ng level ng tubig ng mga dam dulot ng kakaunting pag-ulan na natanggap ng mga ito. Kabilang na dito ang Angat Dam, ang pinagkukunan ng tubig ng malaking bahagi ng Metro Manila. Ayon sa NWRB o National Water Resources Board noong nakaraang Huwebes, buwaba na ito sa 187.94 meters. Mas mababa sa naitalang 191 meters bago matapos ang buwan ng Setyembre. Bagamat above critical water level, asahan daw sa susunod na mga araw ang pagbabawas sa supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, maging ang pagpapadala ng tubig sa mga irigasyon pang sakahan. Yan ay upang matipid ang tubig hanggang sa muling mapanumbalik ang normal water level ito. Dagdag pa ng MWRB, ayon sa kanilang historical data, tuwing Oktubre, umaabot sa 212 meters ang level ng tubig ng Angat Dam, isang bagay na hindi nangyari ngayong taon. Inaanyayahan din nila na maging matalino at gamitin ng wasto ang tubig upang makabawas sa unti-unting pagbaba ng level ng tubig. Ngayon, alamin naman natin ang estado ng mga pangunahing dam sa Luzon. As of 6 a.m. October 2019, patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig ng Angat Dam sa Bulacan. Bumaba ito ng 0.18 meters. Gayun din ang naranasan sa Magat Dam sa Isabela na nakapagtala ng 187.47 meters na lamang. Samantala, sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, patuloy ito sa pagtaas. Nakapagtala ito ng 0.02 meters. At sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dam sa Luzon, narito ang mga lugar na makararanas ng rotational service water interruption. Ang kilalang tinapay sa Germany, sinong nag-aakalang kapag tumingala sa kalangitan, posible palang makita? Sa patuloy na pagsilip ng mga mananaliksik sa kalangitan, natagpuan nila ang hugis pretzel ng mga bituin. Ang tawag sa ganitong pangyayari ay cosmic pretzel, kung saan dalawang bituin ang nag-iikutan sa isa't isa ng may magkakaibang direksyon. Dahilan niyan upang maghugis pretzel ang itsura nito. Ang nakakatakam na binary star ay nagangalang BHB 2007.
ang pinakababatang star system sa stellar cluster ng Barnard 59 Dark Nebula. Dahil sa pag-iikutan ng dalawang bituin, nag-iiwan ito ng stardust na ilan upang mabuo ang hugis pretzel. Nakita ito sa pamamagitan ng Atacama Large Millimeter Array o ALMA. May laki itong 8 beses kaysa sa planetang Jupiter at may distansyang pagitan sa bawat bituin nito na 28 beses ng layo ng araw sa ating mundo. Napag-alaman din ng mga mananaliksik na ang mga bituin na ito ay sumailalim ng accretion o ang isang proseso ng paglaki kung saan patuloy natatanggap ng materyales ang isang bagay. Mahalaga ang pag-aaral ng mga binary systems upang lubos pang maintindihan ang proseso kung paano nabubuo ang iba't ibang klaseng bituin sa ating kalawakan. Samantala, narito naman ang ipabang datos sa astronomiya. Ang moonrise natin ang pagpapakita rito sa kalangitan, yan ay saganap, na 11:42 ng gabi at lulubog naman yan, 12:03 ng tanghali. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Last quarter ang tawag sa face kung saan mistulang pizza na perfectly sliced into half ang ating buwan. Tinatawag din itong third quarter moon at during midnight ang moonrise habang tanghali naman ang moonset. Ang kaliwang bahagi ng mundo ay nakakatanggap ng liwanag mula sa araw habang ang kanang bahagi naman ay mayroong anino ng daigdig. Hindi gaanong malaki ang epekto nito sa tidal variations. At para naman sa masaganang panguhuli ng mga kababayan nating buying isda, ang high tide natin along Manila South Harbor, yan ay sa ganap, na 1:24 na umaga. Tataas ang level ng tubig na karagatan ng 1.10 meters at ang low tide kung saan bababa naman ito ng 0.01 meters. Yan ay sa ganap na 10:57 ng umaga. Samantala, kung walang gagawin sa darating na Biyernes, makiisa na sa Freaky Friday Fitness Fest. Yan ay sa darating na 25 ng Oktubre sa Green Meadows Clubhouse. Magsisimula ang registration sa ganap na 6:30 na umaga at syempre, huwag rin kakalimutang magsuot ng inyong unique creative Halloween costumes. Para sa iba pang karagdagang impormasyon, maaari lamang tawagan ang numerong 0995-942-3848 o bisitahin at magtanong sa kanilang Facebook page, Jumping Jellybeans. Abangan sa aming pagbabalik. Meat ban sa mga apektadong lugar ng ASF, ibinabana. Diyan lamang kayo at magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala.